Hello guys, nagbabalik ang PLDT 5G Hits 1.5, the straight one. Kaya sa mga wala pa dyan, bumili na ito, napakalupit na ito. Sobrang mura pa sa 5G. Ngayon, tuturo ko lang naman sa inyo kung para tumagal yung router natin na PLDT. So kailangan guys, may gagawin tayo dun sa dashboard ng PLDT 5G. So para tumagal ang router natin, kasi kapag nag-update si PLDT ng firmware, baka pumangit yung bigla yung speed natin. Abang bago pa, abang stock firmware pa siya, kailangan i-off natin yung online update para hindi siya mag-auto update, kasi nakalagay doon sa dashboard naka-auto siya. So ngayon tuturo ko sa inyo guys kung paano. Ayan, nakita nyo kanina yung speed ko, halos 2 bar lang, pero maabot ng kulang-kulang 200 Mbps kanina. So ngayon, punta tayo sa Chrome. I-open nyo lang yung 192.168.1.1. Tapos punta tayo dito. Tuturo ko rin pala yung paano mag-banlock dito sa PLDT natin. Madali lang to guys. Ayan. So ngayon, i-open natin yung online update firmware. Punta tayo sa advanced, naklik na, ayan. After ng advanced, punta tayo dito sa gilid, sa left side. Medyo anghang. Ayan, makita nyo yung updates, ayan. Ayan, pindot nyo yan, updates. Tapos, i-off nyo lang to yung nakalagay na online update. Kasi kapag naka-on nya, nag-auto update yung firmware nyo. So, habang naka-on pa, i-off nyo na agad. Yan, naka-off lang yan guys. Mas okay naka-off yan. Ngayon, so yan na naka-off. Punta tayo sa system. System, yan yan, system yan. Tapos, system settings guys. System settings niya, tapos, punta tayo sa developer option. Developer option guys. Yan, medyo naghahang cellphone ko eh. Yan, mag-add po siya. Lagyan nyo ulit yung PLDT home. Ang password is PLDT home din. Yan. Yan lang guys, punta kayo sa band selection. Yan, band selection. Yan guys, yan, nakita nyo yan, band lock sa taas yan. Gusto nyo ng PCI frequency, ganoon lang. Ganyan lang guys, napakadali lang. Para lumakas yung internet nyo, mas okay naka-ban lock sya or naka-PCI lock. Thank you sa mga nanonood. Pasensya na, wala tayong budget na pang record tayo. Ito lang kaya natin. Thank you sa lahat, sana makatulong.